usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hapon sa iyo, partner. Magandang hapon din sa iyo, partner. And welcome sa Pasyal Tayo Din Hilang sa CCTN Channel 47. So, ngayong hapon na to, naku, alam ko marami tayong pag-uusapan, di ba, partner? Unang-una, ano ba yung sa tingin mo na problema ngayon ng mga kabataan? Sa tingin ko, ang problema ngayon ng mga kabataan na yung bullying at isa na ang online bullying dito. Tama ka dyan, partner. At isa pa, di ba nagpunta tayo sa Las Piñas City kung saan nakita natin kung paano ang tinatawag na hydroponics? Oo nga, nakita natin yung hydroponics o yung pagtatanim na halaman na walang lupa. Kaya guys, just sit back and relax and let's enjoy this 30 minutes of educational fun, laughter and excitement. Dito lang yan sa Pasyal Tayo. Ang bullying ay isa sa mga problema ng mga kabataan natin ngayon. Hindi lang mga kabataan, maging ang mga matatanda. At isa na dito ang cyberbullying. At ngayon, dito sa Crystal Clear ay ating tatalakayin ang bullying. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang cyberbullying. Ang cyberbullying ay isa sa mga forms ng bullying na ginagawa sa makapagong henerasyon. Ito ay ginagamit sa pamamagitan ng teknolohiya or ng internet, cellphone, computer, iPad at tablet. At ang karaniwang biktima nito ay ang mga kabataan natin sa ngayong henerasyon. Bago nating pag-usapan ang kabuuan ng cyberbullying, ay patsipatsihin muna natin ito. Kapag sinabi natin bullying, ito yung pambubuli, panunukso, pang-aasar, panlalait sa isang tao o na isang grupo ng mga tao. Kapag sinabi natin cyberbullying from the word cyber, ito ay nagaganap sa pamamagitan ng teknolohiya, ng internet. Cyber nga. Pag-bullying naman, ganun din yon, panunukso, panlalait, pambababa ng isang tao, ng grupo ng isang tao sa tao man, isa man tao, dalawang tao, o pwede rin pamilya. Kaya ginagamit ito yung internet. Kasi 21st century na tayo ngayon, ginagamitan na talaga ng teknolohiya ang panulukso. Para bang online chismis, sa halip na lalaitin ka sa kanto, ipopost na lang nila sa social media yung panlalait nila sa'yo. Online bullying, yun yung cyberbullying. Alam nyo ba na one-third sa mga kabataan natin ngayon ang nabibiktima ng cyberbullying? At dahil nabibiktima ang cyberbullying, ito rin ang nagiging daan ng mga kabataan natin upang mabiktima rin ng depression. Nade-depress po ang mga taong sina-cyberbullying. Hindi lang mga simpleng kabataan ang nabibiktima ng cyberbullying. Maging ang mga guro, doktor, nurse, at iba pang practitioner natin sa medisina ay nabibiktima din nito. Maging ang mga sikat nating personalidad ay nabibiktima nito. Artista man, pintor, sculptor, o politician ay nabibiktima rin ng bullying. Sabi nga sa statistic, isa sa pitong teachers sa buong mundo ay maaaring mabiktima ng cyberbullying. Meron tayong dalawang uri ng cyberbullying, direct attack at yung cyberbullying by proxy. Maaari rin magkaroon ng cyberbullying mob kung saan yung nambubuli sa iyo ay gumagamit ng iba pang tao nang hihikayat sila na ibuli ka
kung paano nila ginagawa yun, maaring mag-post sila ng istorya or chismis sa'yo, mag-post sila ng mga litrato, screenshot, or mag-edit sila ng litrato mo or videos mo para makahikayat sila ng iba pang tao na manlalait sa'yo. Ano ba ang pwedeng mangyari pag sina-cyberbullying ka? Unang-una, galit. Nagagalit ka sa mga taong sina-cyberbullying ka, na binubuli ka. Hindi lang sa mga tao nito, maging sa mga nakapaligid sa'yo, magulang mo, kapatid mo, o teachers mo, ay maaari ring maapektuhan ng iyong galit. Frustrated ka sa buhay mo kasi nga binubuli ka. At ikaw ay gustong gumante. Lahat ng tao kapag binuli, karaniwan dyan, kagantit-gaganti yan. Maaaring gumanti ka sa social media o gumanti ka sa iba pang paraan. Ano ang nararamdaman kaya ng mga nambubuli sa'yo? Bakit kanila binubuli? Siyempre, para matuwa sila, yun yung ano nila eh, kasiyahan nila, yung mapasaya nila yung sarili nila, kapag nakalait sila o nakapanghuska o nakapangbuli sila ng ibang tao. Tsaka ano kasi eh, itong mga bullies na to, kala mo masasaya sila, pero sa totoo lang, malulungkot din minsan ang mga bully. Kaya sila nabubuli upang pasayahin nung sarili nila, i-boost nung self-esteem nila. At the same time, uhaw sila sa kapangyarihan. Ayaw kasi nila yung silang binababa, kaya sila ang nambababa. Yung motibo kasi sa bullying, maraming motibo yan eh. Pwede nga yung gusto lang nilang sumaya, gusto lang nilang makakuha ng iba't ibang reaction sa mga tao, gusto lang nilang mambuli, wala lang, parang happy lang nilang mambuli, gusto lang nila yung mapansin sila at may power sila ng pambababa sa ibang tao. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! May mga elemento tayo ng cyberbullying. Unang-una nga yan ang paggamit ng internet. Sa paggamit ng internet ay kailangan mo ng teknolohiya na cellphone, smartphone, tablet, or iPad sa paggamit ng internet para makapambuli ka ng isang tao. At syempre, kailangan mo rin ng intentional harm. At kailangan, pag may intentional harm ka, nabubus mo yung sarili mo. Nabubus mo yung self-confidence mo. Pero yung self-confidence naman ng iba ang naaapektuhan. Meron ding yung imbalance ng power. Wala ka kasing kapangyarihan sa tingin mo, wala kang kapangyarihan sa nagaganap. Kaya gusto mo magpapansin sa pamamagitan ng social media. At repetition. Paulit-ulit mo ginagawa ang pambubuli sa social media. At gusto mo rin ng publicity. Gusto mo lagi kayo napapansin sa social media, sa Facebook, sa Instagram, at ano pa man. Ang pambubuli kasi sa cyber, hindi lang siya pang Facebook, Instagram. Maaari mo rin itong gamitin sa Messenger. Direct attack yun, direct contact ang ginagawa mo. Kapag yung binubuli mo ay inaasar mo sa pamamagitan ng Messenger. Pwede rin sa email. Inasar mo siya sa email or sa text. Maaaring ituring na cyberbullying kapag tinitext mo na yung kinaiinisan mo or gusto mong inisin. Marami rin namang tao ang naninira sa pamamagitan ng social media. Dami nila sinisira. Maaaring naninira sila ng mga simpleng tao o maaaring naninira sila ng mga
taong kilala na. Marami rin ang mga taong nagsasabi sa isang tao na mali raw ang ginawa ng isang tao na ito. Kaya kailangan nila i-criticize sa social media. Pero hindi nila alam na yung pagsasabi nila nito is below the belt na, nasasaktan na at nalalait na yung isang tao na sinasabihan nila na yon. At ang mga ginagawa ng mga tao na ito ay clearly na isang cyberbullying. Dahil may cyberbullying tayo, syempre naapektuhan din ng mentalidad ng isang tao, yung mentalidad at psychological things nila. Paano sila magapag-isip? Kung nag-aaral ka, syempre magugulo yung academic mo. Kung nasa bahay ka, magugulo rin yung pakikisama mo sa bahay. At kung socialization nga, yung socialize mo sa isang tao, sa mga nasa labas, barangay, sa eskwelahan, sa simbahan, maaari yan maepektuhan kapag binuli ka na online. Ano nga pa yung mga form of bullying natin? Ang mga marami tayong form of bullying. Meron tayong tinatawag na online harassment. Karaniwan ang online harassment ay nagaganap ito sa mga nakakatanda nating kababaihan. Hinaharas sila online. Kung meron ding trolling. Trolling account. Trolling is yung gumagamit ka ng iba pang account, gumagawa ka ng kahit ilang account na kaya mong gawin upang makapanlait lang ng isang tao, makapanggulo lang sa buhay ng isang tao. Meron din yung mob bullying kung saan gagawa ka ng isang post sa social media, ipapakalat mo ito, pag kumalat na siya, mang-enganyo ka sa mga nakabasa na magkomento doon sa ibaba ng post mo at i-share ito sa kanilang post at maaari din na sila mismo, ng mga naengganyo mo, ay sila mismo ang umatake doon sa binubuli mo. Meron din tayong flaming. Yung flaming naman ay yung minumura mo at gumagamit ka na ipapat mga masasakit na salita sa binubuli mo. Meron din tayong cyber stalking kung saan ini-stalk mo yung isang tao sa online. Nagsisend ka rin ng mga rude messages, rude videos, rude pictures sa kanya. Meron din tayong cyber persecution. Pinipersecute mo yung tao sa pamamagitan ng paulit-ulit mong pang-aasar, pang-iinsulto, pagbibigay ng threat, pagbababa sa isang tao na iyon. So, pag-usapan natin yung pagkakaiba ngayon ng cyberbullying at bullying. Siyempre yung word, ibang-iba yun. Yung isa mahaba, cyberbullying, yung isa bullying lang. Sir, pero paano, ano yung pagkakaiba niya? Pag sinabi cyberbullying, from the word cyber, internet, pag sinabing bullying, face-to-face siya. Nakikita mo yung nambubuli sa'yo kasi bullying. Pag cyber, hindi mo sila nakikita, hindi mo sila kilala at hindi mo talaga alam kung sino sila kasi maaari silang gumamit na napakaraming fake account. Pag cyberbullying, pwedeng 24 hours, 7 days, 30 days, 1 semester, 1 quarter, a year, or mas marami pang taon na andun yung pinost sa'yo na binubuli ka online. Kinsay imong gikatagbo sa simbahan? Kinsa? Ha? Ayaw ipahin ang imong pagpangabit sa ako, Sandro. Mga tiguang na ta. Ikaw ra'y tiguang! Singgitan! Ang araw binagot singgitan, nag-asuk-asuk pa ang gantas! Papaso yung tinaik! Di man ko na ako anong nga singgitan, Ragod. Saan naman, nakalitan man ko! Ma! Ma! Naapol ka ginising kalaagar, ma! Awa ka, Ragod ba? Nanagabuha ka pa! Pasaylo ako, Lord. Please, forgive me. Pasaylo ako sa akong mga nahimong kasalanan. Usap
pananin mo mga bagol? Akong gikagisan, akong gilimpiyuhan, kay para itikuwang ninyo ni Papa, kaning duha, mauni akong pakanaan ninyo, pareha sa inyong gibuhat ni Lula. Please, taro mga nasulutihan mo, ha? Ayaw ninyo buhat ta. Ang di ninyo gustong buhaton sa uban biha ninyo. Ikaw ang among suga. Mubanwag sa among mga dalan. Lamdagi bullying naman kasi nandyan lang sila sa paligid mo. Maaring makita mo sila at maaring makapagtago ka o makapagsumbong ka agad. Kasi binubuli ka nila. Safe ka. Kapag cyberbullying ka, wala kang maaring pagtaguan kahit mag-deactivate ka man ng social media account mo. Wala kang safe place. Wala kang mode of escape. Kapag bullying naman, limited lang yung maaaring makakita sa'yo. Kung sa eskwelahan, iilan lang. Pero kapag cyber, maaaring buong mundo ang makakita sa'yo at makabasa nito at maaaring laitin ka rin nila. Kapag bullying naman, pwede mo nga silang makilala. Pag cyber, nako, hindi mo sila agad-agad makikilala. Lalo lang kung gumagamit sila ng fake account or yung troll account. Ang isang paraan lang para makilala mo ang mga nambubuli sa'yo ay ireklamo mo ito sa otoridad, kagaya ng NBI or CITG, na sila mismo ang magte-trace ng mga IP address ng mga account na ginagamit sa'yo or yung mga text messages na number na ginamit sa'yo. So, paano nga ba tayo magre-reklamo kung nabiktima tayo ng cyberbullying? Unang-una, screenshot or screen ninyo lahat ng mga ginawa sa iyong atake online para meron kang evidences pag ikaw ay nag-file. So saan magpa-file? Sa 5th floor lang naman ng NBI sa Tough Avenue. Para naman sa mga nabiktima ng cyberbullying, huwag na huwag po kayong matatakot ng magsumbong sa iyong mga magulang, kapatid, mga teacher man kung ikaw ay nag-aaral at sa mga otoridad. Dahil ang cyberbullying ay may batas na po na pwede kang magkaso sa mga nambubuli sa iyo. At kayo naman sa mga nambubuli, huwag na kayong mambuli online. Kasi maaari kayong makulong sa pambubuli ninyo kapag ang binuli ninyo ay nagsumbong. So, paano magsusumbong? Fifth floor lang ng NBI. Ako nga pala ang iyong host, Crystal Yves Cruz, para sa Crystal Clear! Congratulations for your well-deserved promotion from Patronan to Corporal. Ibawa ko, ma'am, ang promotion ni Dong Ronnie Guapo. Uy, kapoy ka, ha? Ikaw lead. Magrosarita. Kuwang ka sa pag-ampo kaya po, Brad. Kapit niya! Sampit ka nun ay! Mabakaon sa ko ka-insecure. Kaya mo ko katag ni mong anak. Karoon na ni Jack. Pagpapit na dyan ko. Ano ka, Ron? Ron? Eh. Ay, pag-ubidya na, Ron. Ano ka? Eh, kano siya ba siya kikuha sa ginawa, ma? Na naman tayo nagkamarumbado din na. Alam ko pa jumba na ang buutan kaayo. Dili ni mo mahimong makwestiyon ang pamaagi sa Ginoo. Gisakitan kaayo ko sa nahitabo sa kong anak. Pero ako gisurrender ang tanan sa kabubutuon sa Ginoo. Igsuon, bisan unsa kalisod ang atong kahimtang karon. Bisan unsa kabugat sa problema nga atong gipasan. Bisan unsa pa kangitngit sa kaugmaon nga atong giatubang, dili gayud mahitabo nga ang Ginoo mubiya kanato. Timani kanunay
ang kangit-ngit sa kagabion, musiak inigabot sa banagbanag sa kabuntagon. Bisan unsa kadulom sa panganod, adunay kahayag luyo sa dagkog. Ang hydroponics ay ang pagtatanim na hindi ginagamitan ng lupa. Bagkos ay ginagamitan lamang ito ng nutrient solution na hinahalo sa tubig. At isa pa, mainam din ito. Kung gusto mong magtanim, ngunit maliit lamang ang lupa sa inyong bahay. Panoorin niyo ito. Ang hydroponics ay isang makabagong paraan ng pagtatanim sa maliliit na espasyo kung saan hindi ginagamitan ng lupa ang pinagtataniman, kundi tubig at nutrient solution lamang. Para sa dagdag kalaman ukol sa hydroponics, dumayo tayo sa Paranaque kung saan nakilala natin si Ricky. At ayon sa kanya, nagsimula lang siya noong kasagsagan ng lockdown. Matagal ko na rin naman pinapag-aralan yung hydroponics. Kaya lamang, wala nga akong time kasi busy sa work. So, yun nga, nung nagka-quarantine, focus ngayon ako sa hydroponics. Bata pa man ako, balak ko na yung maging farmer talaga. Ang nanay ko kasi, farmer. Kaya lamang, maliit lamang yung lupa namin. Dahil doon, hindi ko ma-pursue yung pagtatanim. Ang hydroponics kasi, soilless siya. So meaning, pwede ka magtanim ng mga vegetables na hindi na kailangan ng lupa. So nutrient solution lamang ang kailangan natin. And also, makakatipid ka sa space. So katulad nga nito, around 100 square meter lang. Pero kaya niyang mag-produce ng nasa 800 lettuce heads. So yun po. Karaniwan, gulay ang tinatanim using hydroponics. Ngunit, alam nyo ba kahit anong halaman ay pwede dito? Actually, lahat pwede. Kaya lamang, in economical situation, kasi mas mahal yung magagastos mo sa ibang halaman, especially yung mga fruit bearing and also yung mga rooted. So unlike sa lettuce, sa madali lang na time, pwede mong ma-harvest. At the same time, hindi siya ganun katakaw sa nutrient solution, which is yun yung number one na kailangan natin sa hydroponics. Inikot tayo ni Ricky sa garden nila at makikita natin ang mga lettuce na nag-uusbungan, pati ang ilang mga celery, sili at mga kangkong. Ayon kay Ricky, ang ganitong klaseng setup ay naglalaro mula 5,000 hanggang 20,000 pesos. Ngunit, kung nagsisimula ka pa lang, ay pwede ka ring makagawa ng ganito using recycled plastic bottles. Una, ay kailangan mong magpunla ng buto na gusto mong gulay sa tissue at container na merong tubig at nutrient solution. Makalipas ang 14 na araw, ilipat ang nag-ugat na punla sa isang sponge na may sukat na 1x1 pulgada. Matapos nito ay kumuha ng lumang soft drink bottle, pinturahan ng puti at hiwain bandang itaas. Lagyan ninyo ng hustong dami ng tubig at nutrient solution. Matapos nito ay maglagay ng plastic cup na binutasan sa ilalim para makapasok ang ating solution. Matapos nito ay ilagay na ang sponge na may punla. Katulad nitong mga lettuce, maghintay lamang ng 30 to 45 days at pwede mo nang anihin ang inyong tinanim. Easy, di ba?
So yung panawagan ko, lalo na sa gobyerno, sa mga eskwelahan, na sana ituro din itong ano, hydroponics isama sa pagtuturo. Kasi para bata pa lang, alam na nila kung paano magpalaki ng vegetables gamit ang hydroponic system. Kasi ang hydroponic system ay napakadali na pamamaraan sa pagtatanim. Pati po yung mga bata, matanda o kahit sino, kayang-kaya po. Hindi po kailangan ng malaking space at saka po yung graduate ka man ng kursong agrikultura. O partner, nag-enjoy ka ba? Oo naman, nag-enjoy ako. Lalong-lalong na sa hydroponics mo, marami kong natutuhan. Oo nga, at syempre natutunan ko din na meron palang pwedeng makatulong kung binubuli tayo, di ba? Oo nga. Kung meron kayong mga komento, suhestyon, o meron kayong mga gustong ipaabot sa amin, maaari lamang kayong mag-text sa ating text line na 0977-6655093 or mag-email lamang sa rjnltv@gmail.com. Ito po muli si Dr. Raymard Gutierrez at si Crystalives Cruz. At bukas, samahan niyo muli kami alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon. At ito po muli ang Pasyal Tayo. Susunod na po ang Sayri 47 para sa mga maiinit na balita. Mga kababayan, naaba mo'y ipahinungod o gusto i-shoutout diha? Pagpadala ug mensahe o video sa ato ang official Facebook page nga nakasulat sa screen ug ato nang ipasalida diri sa Magsuroy-suroy ta. Pasyal tayo!